Good evening. Today is January 14th. It's 2022. It's Friday. Bali, I've watched The Matrix Resurrections. Si pang fourth installment na nito, if I'm not mistaken, since pinalabas siya nung 1999 or 2001. Hindi, parang feeling ko it's 1999 na pinalabas siya. Ayun, tapos maganda yung pelikula, kaya lang hindi maiwasang hindi ako antukin kasi marami silang kwentuhan. Pero bumabawi naman sila sa ano. Kasi kaya nagkaroon ng maraming kwento kasi dito dahil parang marami na kasi mga millennial na characters na pumasok. Tapos, so parang support na sila sa tandem ni Keanu Reeves at ni Carrie Ann Moss where they played the role of Neo and Trinity. So, para maintindihan din ng mga bagong nanonood kung paano nagsimula yung kwento, kung paano nagkaroon ng ganon. So, inano nila, kailangan nila magkwentuhan talaga regarding dun sa ano, sa about sa movie. Tapos, maganda yung mga fight scenes dito, especially yung mga car chase, yung mga ano, mga how do you call this thing? Mga pasabog nila, yung mga nasira mga buildings, as usual, mga nasira buildings. Pero ang ikakaiba naman yung motorcycle scene dito nila Neo tsaka ni Trinity. Iba yung dating compare sa mga usual na motorcycle scene chase. Ay ayun. Tapos ano pa ba sabihin ko? Maganda pa nag-evolve na rin yung ano nila, yung ano ba tawag dito? Yung sa ano nila ni nakalimutan ko, sorry, yung kung saan sila na naka-base pag kunwari hindi sila superhero mode, yung saan nila sa Zion world nila. Maganda na yung ano naging lugar ng Zion world nila. Tapos bumalik yung character ni Jada Pinkett Smith, tapos nadagdagan ng bagong character na si Christina Ricci. Kaya yun. Tapos magaling yung isang ano, yung pwedeng pumalit actually yung bagong character dito. Magaling sa fight scenes, grabe. Kaya yun, panoorin nyo na lang yung itong movie na to para ma-find out nyo kung ano ba sa inyo to. Pasado ba sa inyo. Pero sa akin, okay siya kasi ano eh. Hindi nga lang kakatulad dati ng in-expect ko na ano, maraming fight scenes, maraming ano. So talagang ano, action-packed kasi yung mga dati nila. Tapos, ano ba sabihin ko? Ngayon nga, dahil nga sa uminog yung kwento para maintindihan ng mga bagong manonood. Kaya sana, pagpasensyaan nyo. So, magaling pa rin yung dalawa. Hindi pa rin nawawala yung liksi nila, tsaka yung angas, yung tapang. Yung ano, yung pagka, lalo na si Carrie Ann Moss, yung pagka-beach niya, don't touch me, something like that. I'm not used to call that thing, ganyan-ganyan. So, stop calling me that way. I'm not Tiffany, I'm Trinity. Ganun, so, ganun, mga lines na mga hindi makakalimutan sa movie na yan. Tapos pinakita rin yung mga ibang excerpts sa mga naonang Matrix franchises. So, magustuhan nyo, magkakaroon kayo ng recall, magkakaroon kayo ng ano, may flashbacks, magkakaroon kayo ng ano tawag dito, throwback memories. Kaya, ang kakiyap nila, grabe talaga, ang gwapo-gwapo talaga ni Keanu Reeves to sa mga nauna. Kaya yun. Ito maganda sa ano eh, sa Hollywood movie, kasi kahit may edad na yung characters, binibigyan pa rin nila ng halaga na pinagbibida pa rin nila.
Kaya yun. So, ano, maganda yung mga fight scenes dito. So, sa isang banda, worth it pa rin yung ano, yung panonood tsaka yung ibabayad nyo. 280 pesos. Hindi na masama. So, yun. So, enjoy watching this movie. Ayun. Kay Keanu. Basta, panoorin nyo. Syempre, iba naman yung John Wick sa The Matrix, di ba? Basta andun yung ano, andun pa rin yung mga angas-angas nila. Yung mga ano. Yung mga, lalo na yung mga karate moves ni Keanu. Tsaka yung ano, isa sa mga pinakamagustuhan nyo dun na ano, na eksena, yung gumanon siya. Yung gumanon something like that. Yung may ano, basta papa, ano yun, makaka-relate kayo doon. Tsaka nakakatuwa yung mga bagong millennials na kasama nila sa movie. Okay, so i-rate ko ang The Matrix from how many stars? Siguro, kanina inisip ko 3.5 eh. So ngayon gawin ko na lang 4.5. Kasi nabawi nila sa ano eh. More than 2 hours din yung movie, nabawi nila sa yung nagkaharap-harap na talaga, yung ano, yung nag-ano na rin si, bumalik na rin sa fighting mode si Trinity. So, ang ganda ng eksena ng yun talaga na ano. Kasi iba na eh. Basta iba rin ano. Panoorin nyo na lang ha, please. Worth trying. Worth watching. Okay. Bye for now. Love you all. Thank you for watching my vlogs.